Nakilala ko si Attorney Tony Romano ng panahong kumakandidato yung tatay niya sa pagkagobernador. Matagal ko nang kilala yung pamilya na yan. Talaga namang masasabi kong the best yung pamilyang yan. Bilang kapatid ni Geraldine Roman, sikat siya kasi isa siyang attorney na pwede mong pagtanungan sa lahat ng pwedeng problemang about sa batas. Nakilala ko ang pamilyang iyan, mahusay, matulungin, higit sa lahat. Una ko nakilala dyan ang kanyang ama na talaga naman makadyos at makatao ang kanyang serbisyo. Kilala ko na si Attorney Tony Roman bilang anak ni dati na mayapang Congressman Tony Roman at saka ni Ma'am Herminia. Kasi nung araw, yung anak ko, unge, sila nagpa-opera. Kaya malaki utang na loob namin sa mag-asawa. Nakilala ko si Sir Attorney Tony Roman sa aking best friend na si Kagawad Ron Medina. At saka Roman kasi yan eh. Alam na natin na nakakatulong yan eh. Hindi siya mahihiyain nung bago kanya makilala, nahihiya siya. Pero kami ay nahihiya noong panahon na yun, na mauna namin siyang makilala. Yun. Nakarating siya sa amin doon sa lugar mismo namin, doon sa nagpunta. Si Attorney, akala mo nakasama mo rin yung yumaong magulang niya. Talagang pangkaraniwang tao kung makitungo siya. Masasabi ko nga, the best din sila. Wala kang talagang masasabing masama sa kanila. Pogi! At malapit siya sa mga tao na nangangailangan ng tulong niya. Talagang matulungin siya. Nakakilala ko yan nung una, hindi niya inalintana na siya ay isang anak ng politiko dahil magkakilala kami, talaga naman na ang damdamin niya, nilapit niya sa taong mamamayan sa bayan ng Samal at doon namin nakilala ang kanyang pagkatao. Nung makita ko siya dito naglalakad, naisip ko madaling lapitan si Attorney tulad din ng mga magulang niya na mabait, hindi ka mahihiyang lumapit. Tsaka lagi siyang nakangiti, yung hindi ka maiilang na kausapin siya, parang pangmasa yung dating niya. Si Attorney, sa obserbasyon ko, sa nakikita ko, napaka down to earth na tao. Kahit kanino pwede siyang makihalubi. Hindi siya namimili, hindi siya tumitingin kung anong katayuan ng tao. Unang-una, yung mga pre-legal advice niya, napakalaking bagay, napakalaking tulong sa aming mahihirap. Unang pagkakilala ko sa kanya, siyempre, sa siyang attorney at nakikita kong magaling siya. Pagiging ko ng bayan ng Hermosa. Masaya siya, magandang kakwentuhan. Sa tingin ko, makakakuha ng tao talaga, makakagana ng loob ng tao. Ang beses ko lang siya nakita ng personal, simpleng tao. Napakahusay. Subok na subok lalo na sa pagdating sa lapitan. Akala ko noon nung una medyo aloof ako ng konti. So sabi ko baka sa dami ng taong nakakakilala sa kanya medyo parang baka hindi ako pansinin. Pero kabaligtaran pala yung aking pagkakakilala nung una. So nung unang nakita ko siya, sabi ko, wow, ito na pala yung idol ko. Sabi ko ganun. So medyo kinakabahan ako noon. Nantakin mo, lalaki tapos mag-a-idol ka ng ganun. Pero nung nilapitan ko siya at naipakilala ko sa kanya ni Ma'am Ann, ayun, nakita ko na yung mga salita niya is nandun yung sincerity. Tapos yung kababaan ng loob nandun, although sa napakadami ng mga achievements na kanyang narating, yung kanyang kababaan ng loob ay nandun pa rin. Approachable siya at higit sa lahat naintindihan niya ang katayuan ng bawat isa. Kaya alam niyang lumagay sa mga sinasabi, iniisip ng kanyang mga kinakausap. Ay, tuwan-tuwa nga kami. Talagang yun ang inaasam namin. Dahil para may pagpatuloy niya yung pagtulong niya. Isang abogado eh. Kaya ako, naniniwala ako na doon sa pinasok niyang talagang mananalo. Saka wala ako nakitang narinig na pangit na ako. Puro maganda yung naririnig kong kwento tungkol sa kanya. Sa karkulan naman namin, sa tingin namin, katotohanan, mas higit siyang kailangan sa board member para sa mga paggawa ng mga ordinasya sa kapakanan ng lalawigan ng Bataan. Hindi na ako magdadalang isip pa. Kalala din ang asawa ko. Maraming magagawa siya katulad ng tatay niya na unang-una sa kanya yung mga kababayan niya. Number one sa kanya yung bayan niya, yung Orani. Ay, siyempre masaya dahil may isang Roman na naman na makakatulong sa unang distrito ng Bataan. Basta tulungan natin siya. Mas malaki maitutulong niya sa atin.
Naku po, tuwang-tuwa ako noon. Sabi ko, wow, sa wakas, at least magkakaroon na tayo ng totoong maglilingkod sa atin, lalo na at napaka-approachable niya. Eh, sigurado ako na kilalang kilala niya yung mga taong tutulungan niya. At higit sa lahat, walang pinipili. Sa totoo lang, kay mahirap, kay mayaman, may pinag-aralan o wala. Nung nalaman ko na tatakbo siya, sabi ko, wow, si Idol tatakbo. So wala na akong ibang choice. Talagang wala akong tinignan na iba sa kanya lang. Sa totoo lang yun. Actually, sumasama nga ako sa kanya. Siyempre, unang-una, napakagaling talaga niya nung attorney siya. Pangalawa, kita naman sa angkan nila talaga na mga Roman, gano'ng kahusay niya umawak ng politics sa atin. Bilang ako po isang butante ngayon, taon, ang masasabi po sa kanila ay malalapitan po sila sa lahat ng pagkakataon at maaasahan po. Eh, siyempre naman, mahusay na abogado. Eh, ngayon pala nga, ano na siya eh. Mananalo to. Sabi mo sa kanya, mananalo siya, wag siya nervousin. Siyempre, magaling. Dahil, sabi nga nila, kailangan, pag nagkuto ka, solido. Oo, sigurado. Dahil nga doon sa nagagawa niya eh. Hindi pa naman siya lapas yung posisyon. Aktibo na siya sa pagtulong. Ay, 100% mag number one siya para makatulong sa amin, lalo-lalo na dito sa aming barangay. Napakalaki ng problema rito sa aming barangay. Siyempre, siya ay isang attorney. Siyempre, kailangan sa mga ganyan na nanungkulan, alam ang batas. Alam kung paano patakbuhin ang gobyerno. Makakagawa ng mga magagandang batas, lalo-lalo na sa mga mahihirap. Hindi lang po siya magiging magaling. Sa tingin ko lang, magiging pinakamagaling. Sa totoo lang ha, para sa akin kasi, unang-una, bukod sa mga kaalaman niya, lalo tingin sa pagiging abogado, ay nararamdaman ko na alam niya ang nararamdaman ng bawat isa. So yun kasi napakahalaga eh. Sa isang tumatakbong politiko, dapat alam mo kung ano ang nararamdaman ng pinagsisilbihan mo. At base doon sa kanyang mga pinakita sa TikTok, at the same time, nung nakausap ko na siya ng personal, eh yun nga, ramdam na ramdam ko na isa siya sa pinakamagaling na board member. Good luck! 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 Good luck, attorney!